Thank you so much sa atong pinalangga nga tour sa Patutugos. And before kami mag-start sa atong discussion, paliko, kung muna ito ng bangko, dire sa una. Dire. Ang lara sa likod, dire ka mo sa una. Kaya hindi kita mag-start kung hindi mapuno ang ating napunungkuan. Okay, hindi siya makag. Okay, let's start na, Nay. Bro, dire ka, bro. Dire ka. Okay. Plaster Mayo, kumpo sa computer mini mo nga pagkumpo. Oh, dira. Okay. Okay, kung ah. May isa kaliyo? Kaliyo ang pinipo ko ni isa? Ang sa likod, sa likod isa. Sa likod, sa likod isa. May isa kaliyo? Sa likod isa? Okay. So, pwede nyo ibayaw ang inyong mga kamot kag ipalakpak na pausin muno. Diba? Ibayaw inyong kamot, ipalakpak na pausin muno. Okay, thank you. Ang palakpak ay na inhalat natin para kay Lord. Naman labaw sa ulo natin because we believe that God labaw sa kanan. So, ako si Brother Rubel Palmao, diba ang asawa, maghahatag sa inyo sa discussion with regard sa my relationship with my parents. But before that, anong ganito ba ang first topic? Second? Third? Fourth? Pagi ka? Ah, lima? Okay. May ara ko sa inyo hatag assurance, subong. Kung mamati ka mo, nagaanta ka mo sa premium. Okay? Kung hindi ka mamati, wala mo kukupremyo. At kung hindi ka mamati, wala nyo parang may consequence na. Mabatsagan nyo lang na galing during my discussions. Okay? So, una ko naton, si Sian. Okay, mayong hapon sa tanan. Mayong hapon sa tanan? Okay. So, sa sumong hapon, maghahatag kami sa inyo sa isang topiko na hanungod sa my relationship with my parents, no? Ang aton na relasyon sa aton na ginikanan. So, may ara kita din iya mga punto sa pagpadalo. First, magkaanggit kita sa aton na ginikanan sa madamong kabagay. Number two, pwede nga nakuha nato ng ilang pamatasan. Ikatatlo, bilang pamatan-o nagadepende kita sa aton na ginikanan, personal na pamalandong kaangtanan sa ginikanan. Ikalima, amo ang kung ano ang ginahimo sa bata na ganaklika sa ginikanan. Ika-ano, maatahag ang pagkastar sa simbahan sa mga responsibilidad sa ginikanan sa kabataan. Ika-pito, upang buon sa vlog sa maayong nakaangkanan sa ginikanan kag kabataan. Ang ikawalo po ang nagatinguha ang atong ginikanan para sa maayong na future. Kag-amay ko siya, kinapahibalo man sa simbahan ang responsibilidad sa kabataan sa ilang mga ginikanan, kag ang ikapulo amo ang wala sing perpekto ng ginikanan, tandaan, nagatigulak mong sila. Okay, so mapositive number one. Magkaangkit kita sa aton ng ginikanan sa madamo kabagay. So, magkaangkit, magkapareho. No, let na mo na ito ng aton niya na imahe. Kilala niyo? Sino? Sino? Kilala? Tapos naman. Si Sixto. Next. Sino ina? So, ano ya ina? Lantawon ka maayo, magkaanggit bala sila? Yes, tama ka. Klaro, no? Kung lantawon ka, parehos kid ang ilang atsura. Next. Sino naman ina? Magano sila ni Sixto? Magfoto. Next. Yes, si Maria Rivera. Siya ang? Okay, lantawon ta. Parehos pala sa itsura ni Sia. Yes, tama ka, parehos ang ilang itsura, no? Amo na ginahambal, magkaangkit kita sa aton na ginikanan sa madamong nga bagay. No, hindi pa lang sa physical na anyo. Pwede man parehos kita sa ilang batasan, parehos man nga, parehos kita itsura nila, parehos batasan, pareho ang gawi, no? Magkaangkit. So, number two, pwede nga nakuha nato ng ilang pamatasan. So, namana nato ng ilang kabatasan.
no? Ang pangangkot, ginamana ba na nato ng pamatasan, maayo o kung hindi? Depende. O sige, lang taon pa sa ito na picture. Nagano ang bata? So, nagasugal. So, kung nagasugal ang bata, ano ay han ang iyang anamana sa iyang ginikanan? Pero lang taon ta. No? Kung ang aton na nanay kag tatay sugalera sugalero, pwede tagit ma-adapt kay ang na aton na nakita sa ila. Tama hindi? Yes. Okay, next. Kung ako naman na babe, ano ang ilang ginahimo? Yes, nagsimba. So kung ang aton ginikanan para simba, ano naman ang kabataan? So para simba man. No, kay ako na ang ilang ginatudlo sa ilang nga kabataan. So ang ikatatlo, ang bilang pamatan-o nagadepende kita sa atong ginikanan. So sa inyo na edad, kamo iya sugong nagadepende pa lang kamo sa inyo ginikanan sa ano nga mga bagay. So sa kulang taon ta sugong sa inyo mga gamit, no? Gapangayo pa kamo sa inyo ginikanan sa inyong bakal sa inyong mga naluyagan na sapatos, bayo, ano pa rin iya, no? So, naga-depende pa sa ila ang mga pamatanon subo. So, next. Okay. So, ari na kita sa ika-apat. Before kita mag-proceed sa ika-apat, gusto ko makita ang kamot sa tatlo ka siyente kung hindi mo sa bahasa kahon mo kamagbukat. Anyone? Tatlo lang yun. Ang tatlo na makahuna, may prize ha. Sinong gusto magsabat sa kahon mo kamagbukat? Ares, bro. Nagkabayo ka? Bro, bro, tama? Bro, likod bro. Oh, sino pangalan? Well, Fred. Sino pag-e? Isa na lang. Sino pang Ares Sas? What's your name? Kaila. So, okay lang? Do you understand? Ito ngayon mo? Or gusto mo Tagalog kami? Pupunta ko naman kami kung gusto mo Tagalog. Okay, so okay, si Kaila. Okay. So, ika-apat taon, personal na pamalandong kaantanan sa ginikanan. Arya, personal. Ibig sa personal, ano ina para sa imong magamagang personal mga pamalandong? Ano ang personal na pamalandong? Ha? Ikaw. Ano ang personal na pamalandong? Personal reflection, okay? Ano ina siya? Ano? Ang muna niyo, unang mangkot, sabto ni Joff. Ano git ang labing naluyagan mo kay nanay o kung kay tatay mo? Kay, kung ano man niya, unang, okay na, nagtatay. Okay. Ang muna niya, kay labing naluyagan ni Joff, kay kinaprovide sa parents niya ang iya needs. Okay? Para na imo, Raisa. Next! Dali kita! Kay Wilfred. Kay sino ka mas kalapit? Kay nanay o kung kay tatay kagaan? Kay nanay o kung kay tatay, mabili ka lang isa kagaan? Kay nanay, kay mas close kami lang dati kung yung tanay ka. Hmm? Kasi tatay ang ganyan. Okay. So, muto, kay nanay siya mas close kay si tatay niya may ura. Ikatlo kay Kayla. Paano ka naging kapareho ng nanay o ng tatay mo? Physical ba o sa pag-uugali? Sa physical na na is mixture ng mukha ni mama at papa at sa mentally or sa mukha is mas ano mo kayo, mas tayos kami ni mama sa partner pero hindi mo magkano sa tatay. So, kamo mismo maka-assist sa kanyatag-satag sa pag-uugalingon, no? Kung papaano nyo mahambal kung diin kamo naging tangki o unconnected sa inyong mga parents. Ari yung price. Okay. Okay. Next. Number 5. Kung ano ang ginahimo sa bata na gareplika sa ginikanan? Bayang kamot, sino ang agree-grip? Kung ano ang ginaubra sa iyang na bata na gareplika sa iyang parents? Bayang kamot. Okay, thank you sa pagbayaw. Kaa wala ka nag-agree nga kung ano ang ginihimo sa bata, wala ka replika sa ginikanan.
Okay, sa isang kong mga wala nagpayaw, nakawala ka nag-agree, nagkulang nung ginahin mo sa bata, nag-replika sa ginaganan. Okay, so mo na yung assessment. Sino to nag-agree? Naaman agree ka? Siyempre, palangga sa ginaganan ng bata. So, kung ano man ang ginahin mo sa bata, ma-replika na sa ginaganan. Kaya natulad na pair ang ginaganan sa bata nila. Okay. Okay, okay. I-image kita din eh. Ano ay hansa mo matchat nyo ang ginaobrasan ng mga kabataan kayo ni? Bayo ka mo ang gusto mong sabat? Jo? Kainaway. Another, ano pa ang pagka? Yes, sa likod. Gano? Gadungsing, okay. Ne, ano ba may gusto mga kaminambal sa image? Luwas na nag-inaway ng gadungsing, meron mo eh na? Ano ba yan? Why kaintindihan ay? Okay, let's see this. Ano ay hansa mo matchat nyo ang ginaobrasan ng mga kabataan kayo ni? Gano? Isa kayo kung magandang gusto mo sa mat? Salim. Gamarites. Okay. Ano pa sa pamatyan nyo? Sige, Brad. Ga? Pichitihane ang wakabay. Ano pa? Gano? Gadis, Miss Gamarites. Parehas lang. Ano pa? Kasilana. Ano pa? Okay. Ano yan sa kanta nyo ang ilang kinaistoryahan? Kayo kung magandang gusto mo sa mat? Ang mga tupad balayda, ano ba ano ang possible ay nang ginisulihan? Ang makasabak sa posible nga ginabarundong sinindo ang kababaye by price. Sige, Ben. Pag ginasugod sa isang kababaye ang problema sa isa, hindi. Yes. Go open, hindi man. Gano'n, sige. Yung tan, oh grabe, hindi na instinct ah. Okay, ano pa? Ano yan ang gina-istoryahan nila? Gachismis. Posible. Ano yan ang posible niya tinampal si Niho? Ano yan ang ginampal niya naman? Ano-ano, kung ano ang ginahin mo sa bata nag-replika sa ginaganan? Ano? Ginatuduan sa tama? Pwede yan? Ito, dagawa na. May gina? May gina tumulo? Pwede siya. Lapit-lapit. May points na nga doon dirakit. Ano pa? Palagin? I-reveal ko na lang. Palagin? Bayo, kamo tagbo sa magsabat? Gina? Ginalay kaya? Posible man. Ano pa gina? Pwede na? Hindi ba? Sige, ipakita ko na lang para klaro. Sige ba? Sino makabasa? Sino makabasa? Hindi sa likod mabasa ka ba? Basa godero ang anak kasi ganun din ang tatay. That's the point. Nananambal kung ano ang ginaubra sa baka nag-replika sa ginaganan. Kung ikaw sumumaari, hindi rin kapuntok nila na pamati, palaligoy ka, ano ang makita sa tiyo mo? Aha, yung tatay na palaligoy. Bakit man palaligoy ang bata? Kung ikaw naman bully ka, ay bully mo lang yung mga parents, ay bully mo ng bata. Ano ang mabatsagan mo kung mabatian mo ina na kung anong pinaubra mo, nag-reflect sa parents mo? Ano ang mabil mo na kung anong pinaubra mo ang katuntuhan, kay parents mo ya ang ginaupan? Ano ang mabil mo, bro? Ano to? Sige, bro. Masakit. Okay ba? Masakit ang pamatuburan. Ang muna gani, bilang mga kabataan sa atong tag sa kalinikanan, we should to think not only twice, but more than times before kita mag-ubras ang isang kabagay. No? Kung gusto ka magligoy, kung gusto ka na hindi mag-ubras ang iyong assignments, kung gusto ka hindi ka mag-ubras ang projects, manong dumaan ay diin ay hangin ang ma-reflect. Kaya hambal mismo sa Sirak 3.2, amoy na eh. Kaya ang Ginoo nagaparunog sa isang kaamay paagi sa iya mga anak kag nagaapin sa katarungan sa isang kailoy labaw sa iya mga anak na lalaki. Na, reflection itang kita sa tagsang atong kapatids. Kung failure kita, failure sila sa panulog sa tanan na tao. Gusto mo mo magsiindi? Kung failure ka subong, ang balong na sa iba na tao na naman, failure naman mo. Diba?
Kun wala ka na pamati, subong niya, malaman, ay, ang yan, parents na, wala ka pamati. May nag-focus sa pag-eskwila niya, subong pa lang, may nag-anito focus. Pamatsyagi, ang imo parents, nagatudo mga mudlay, ka mga baka para eskwila ka, ang balong nila na, ay, ang parents mo, ligoy, kay ligoy ka man. Ikaw ang nakubra, parents mo ang ga-suffer. Ha, okay? Amoy lang, yeah, next. Matag na mag-plaster sa sipa sa responsibilidad sa ginikanan sa kabataan. Amo man ini. Ano yung ina? If you answer me in chorus, tuksoon tagi kaya. Kung hindi ka naman magsaba, tuksoon tamang niya. Ano yung ina? Ano? 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 Isa ang bata, isa. Common ina sa mga ginamang pagkong sabat nila. Ano ang ginahan? Ay, okay. Na-reveal na. But siling on, ang ato ng mga parents, may mga responsibility sa ato, na paispilahon kita. No? Paispilahon kita yan. Bisan pa nga, grabe na kakarabinas na imo parents kagarap, kakartap, kapamantay, kakapulpog ng iyakamot, pero ang imo parents, mapulpog iyakamot sa iyakamot para sa imo. Kaya nga, para sa kita ayaw mo. Pero kung hindi ka magtarong, sa'yo na. Okay? Next. Ano yung bro? Ano ang gina-describe? Okay? Wala ka tumamatay sa akin eh. Ano ang gina-describe? Okay. Sige bro, Joe. Very good. Ang kinikanan natin dapat magtudlo sa aton sa Kristohanon ng pagtudlo. See? Kung kinatudloan ka sa iyong pere sa Kristohanon ng pagtudlo, meaning you behave also. Kristohanon nga pa, behave man. Pero kung wala kang kinatudloan sa inyo ng balay, mamatik sa nagahambas ito nga, gray, hindi ka man mamatik. Ba? Kung wala kang kinidisiplina sa iyong balay, gray, hindi ka man magpadisiplina. Tama? Diin ka rin ma-reflect. Eh, nanay, eh, tatay mo. Na may kaya ka mamatik. Diba? Kata? Next. Upang kung sa vlog sa maayong magantangan sa ginikanan sa kabataan. Ano upang palapit? Ano ba ginagani? Hindrance. Ano ba gina? Naintindihan nyo ka ng upang sa vlog? Palapit? Hindrance? Hadlang. Naunawa ko yung hadlang? Okay. Ano kaya yung hadlang sa nang mabut? Ano yun? Upang ang unsablak sa tantanan mo sa ginikanan, maayaw ang tantanan, ano ay nagiging upang? Sa iwa bisis, ano ay ang pwede possible na sa blak, o kon entrance, o kon malakit, sa good relationship mo sa iyong parents? Okay. Maganda na upang sa vlog, kumbaga, ang relationship, hindi sa mag-work it tayo. Wala sa nag-work tayo, tungod kay may sa vlog. Nga aayhan, ano yung aayhan ang ginahambal na bro? See? Yes bro? Perfect. Masako sa trabaho ang parents. One of the reason nga aman, ang relationship sa parents sa ilang mismo kabataan, may lapat, kumbaga hindi na maayo, tungod sa trabaho. Kaya hindi na mga kabataan, kinapiskwila sa Amerikana, kaway pag-iskwila sa mga yan. No? Tama? Kaspila sa para lang sa balon. Ba? May aras na eh. Upang ako sa vlog, masako sa trabaho. Ano ginapakita sa aton? Ang bata gusto maghampang sa iyang tatay. Pero hindi sa paghampangon, nag-upro siya. See? Makarelate ka mo guro. Si mati ang may parents kara sa bak. Abroad. Siman. Nanagat. Siman nanagat. O simanan. Ang construction worker. Diba? Simanan na sila nagpuli. Kaagi mo na eh. Lataon nyo, amo kita sa naging hindrance o kutupang sa good relationship sa parents sa ilang mismo ng mga kabataan.
tungod kay katrabaho sila, sakop sila sa work. That's why kung kaisa, itinanong nila matatapan ang ilang kabataan. Kasi sa amon na base apartment namon, may mga na case, kay kami may apat kami na bata. Sakop kami, tigis-pila pa kami, katrabaho naman kami. Pero ang isa lang kabagay, yung dinasyon namon, gabawin kami sa amon ng mga bata. So muna, upang sa good relationship namon sa parents is work o kontrabaho. What else? Sino ang makahatag sa akin sa bangko ng ina ang ginapakita sa akin sa picture? Yes, yes, bro. Stress. Tama. Na-stress siya. Tungkol sa? Tama, problema. Ang parents natin, apoy ba na? Stress mo na. Kapit pa ko ng nanay mo, may straw, may straw. Stress mo na. Hindi na magdugangin. Ay, hindi na magpokas sa palay mo. Kung may mga unang-uraw, purahan na lang. No, hindi ka naman pasukot pa. Tungod kay stress man na sila panungdom sa inyo. No? Stress man na sila kapalita sa makaon natin ng mga bata nila. Diba? That's why, amo na ako sa anong sub-vlog eh. Hindi sila makikipag, ano sa ito, no? Makikipag-banding tungod sa stress. Para makabuli kita, so dapat umrahong taman ang ating obligasyon bilang mga bata. No? Kaya nga ba? Ang kolumis mo sa Biblia, oh. Ang ato ng mga ginikanan, gila-ubra lang nila ang dapat nila ubrahon para sa aton. Pakibasa ganit. Kinahanglan magpabalhas ka kang mag-aubra sing tudo. Tudugin agon makapatubas sing pagkaon ang duta. Tugtog magbalik ka sa duta sa diin ka maghalin. Kay inhimo ka halin sa duta, kag sa duta ikaw magbalik. See? Nga naman nagtudo mga buday o ubra ang mga parents nila para ipakaon sa aton. So that's how dapat naiintindihan nato and to appreciate it. Problema sa ato, hindi na ito ma-appreciate ang ikatapit mo. Sino din ang honest to goodness, bayong kamot, sino din ang nag-demand sa inyong parents para ihatag yung ginamakalo? Hindi ko magkawiyan, bayong mo kamot, sino din nag-demand na gusto ko na itay, may cellphone ko? Sino? Bayong. Hindi ko magkawiyan, normal lang na. Sino tayong hambal na kung ano ko, sobe nga mga gadget, gusto niya ara siya? Eh? Sige ba? Sino din ang, sino kayo ang pet? Ikaw bro? Sino kayo ang parents abroad? Nagkatiman ka man kay sa parents, no? Yan, nanay, tatay. Nagkatiman ka man kay nanay mo sa ginapangayon mo? Why? That's good. Sino din ang cool? May ara siya na gusto, tapos wala mahatag kasumpod sa parents? Sige ba? Kung honest ka mo? Sino din ang nagasugod sa nanay o kung sa tatay kung hindi mahatag ang iya gusto? Very good, be honest ka. Hindi very good tungkol kayo nagasugod siya, tungkol ni honest siya. Kaya niya, hampala matuhod. Hindi ma-assist mo na siya. Subong, maintindihan mo ni tugay-tugay at pwede mo pala yung pagpo. Okay, next! Nakatimuhan atong ginikanan para sa atong maalimang future. Agree ka mo? Agree ka mo? Ano ganyan yung ubra ni nanay mo? Okay. Ikaw, ano yung ubra sa iyong parents? Okay. So, unang taon na ito na, nagatingwaan natin ginikanan para sa atong maayong mag-future. At all cost. No? Magpulang mong tao ang imong parents para lang magpa-eskwila ikaw. Sino din ang parents o kung ginikanan na nag-negosyo? Sabi ka, what? May negosyo. Anong negosyo? Changi. Ano ba gay? Sino pa yung parents may negosyo? Sino din ang... Ano gano'n sa? Tanggiman. Sino din ang may ginikanan na nagalabas? Nagapangas ka? Sino lang mo? Di ba kakawag pa sa kabugtaw? Natawa. Nagatingwahin na sila para sa maayong future. Kapulaw kabugtaw. Kapalugan kung ng tao kulang sa tulog, pwede niya na ikamatay. Pwede nga magpalpitit ang iyong heart at tunaan sa iyong kamatay. Pero ginagin mo na sa parents na ito, kapulang mo ito para lang sa atin. Even your parents abroad,
aga pa na sila kapitan, di ba? Aga pa na sila kapitan, para lang nakaubra. Mangimaayong performance nila, kagmahatag nila ang tinanglalong video ng mga kabataan. Tama? Okay. May mga parents ita na demonstrative parents. Ano demonstrative? Kaya na pala ihambal na I love you? No? Ay ihambal na palanggan, tigit-tigaw na. Kaya yung makipakita ang pagpalanggan niya sa dami ng anak. But, kailangan nga hindi. Undemonstrative. Kailangan nga maglayan siya. Kailangan, di ba mga parents kasubo sila? Kailangan, hambal mismo sa sila. Sentiment also. Padunggi ang imo amay sa bukos mo nga talipusuon. Kag hindi pagkalipti ang mga pagpasakit sa imo ilon. Dumduma nga ang imo nga mga ginikanan, amo ang nagbunag sa imo. Saan ba na ikaw makabalos ang ilaging imo para sa imo? Okay. Ano dagdagan mo na to? No? Kinagatingaw sila lang para sa atong ayong picture. Padung ka natin sila. Kumbalikan na to ng tagihina. Ang ating ika number 5 point. Kung ano ang ginaubra ng isang bata, nag-reflect sa ginikanan. Mangkot. Sino diri ang iyang ginikanan? Palahubo. Kaya may kamot. Kaya kamot. Anis ko kundis mangkot at ikaw. Kaya mo maging proactive sa atay mo? Ikaw bro. Kaya mo maging proud sa tatay mo, isang proud mo siya? Hindi. Ano niya? See? Nagsatagsa ka niya, hindi ko rin pinyo. May araw ka kaya niya, may araw ka ngiti. Ginapay baluman sa simbahan, ang responsibilidad sa kabataan sa ilang ginikanan. Inyo ni, ato ni ng mga bata. Una, tahuron dagit sila. Nga akin ang natin sila tahuron. Basahon natin ng 3.8 saan sira. Tahura ang imo amay sa buo sa pulong nagsabuhan. Agon mga batong kasi iya bendisyon. Okay. Kung gusto mo mag-bless ka, tahura ang imong ginikan. Again. Balikan kung sino ito kanyang tatay ng plumbo. Tatay ng sugarol. Ginikanan ng sugarol. Huwag ito talang natalit para sa iyo. Okay. Ano mo kailan, Brad? Ano ba alam mo? Louis? Kaya mo ihan tahuro ng imo nga papa? Bisang kalahurong siya? Kaya yes or no lang sa God? Yes or no? Kaya mo hindi? Okay. Iyan na yan. Sino ba ito ang tatay ng kalahubok? Sugarol? Sino ba ito gani? Ikaw, kaya mo nga tahurong siya, bisang naman na siya? That's good. Kaya ginhambal mismo na rin, if you want to be blessed, bisan pa anong panang imong ginikan, kinahanglan mo tahukan. Bisan alam ba na, yung kapalahubo ka siguro, kaya ginikan mo na, tatay mo na, nanay mo. Bisan ano pa na siya, dapat mo tahukan din na siya. I know, some of us, naka-experience na kita sakit sa ating mga parents. Pero sooner or later, ma-realize mo, na bisan ano pa kasakit sa ating ginikan, alam ko, Naman. Dapat naman din ay tatapon din ang ginikanan tungkol sa ilang katigulangon. Nabasa. Bisan na wala na siya sa iya gusto nga panghunahuna, buligan mo siya, kag-iti siya pagtamaya, samtang mabakot at maayong imulawas, kay ang kaayos sa isa kaamay itigid malintan, kay ini bayad sa imo mga sala. Saan na sa imo kalisdanan, pagadumdumot ini sa pagbulig sa imo, kagang imo mga sala, magakatunaw kaamay sa yelo, na naginainitan. Ang tao nga nagabiya sa iya amay, kaamay sa tao nga nagapasipala sa Diyos, kag ang nagapaakit sa iya iloy, ginapapamalaot sa Ginoo. Na, tubiyaan mo yung amay, it's like ginapasipalaan mo ang Diyos. Mambaga na I love you Lord, the worship I love you Lord, pero ginapasipalaan mo yung amay, hypocrites. Hypocritohan. Okay? Ang anak na wala na katatap sa ginikanan, labi pa kalawat sa sadit ng muluo. Pero kung mayara na wala na katatap sa iya mga himata,
ilabinagig ang mga matapos ang iya kaugalingon nga panimalay, nagapanginwala sa pagtuo kag labi pa siya kalaot sa di tumulo. Na. Tuod na, realidad na. Again, bisan ano pa na kalahin sa parents naton, kinahanglan tagyapon sila ang atahuron palanggaon. Nga aman, naman yung realidad, no? Wala si perfecto nga ginaganan. Ayaw ka mo sino diri ang nag-dream na gusto niya perfect niya parents. Sino diri ang naghambal siya ang ogalingon nga ukol ginambalan niya ng parents? Tani hindi lang ikaw, ako natin. Tani hindi lang ikaw, ako tatay. Sino diri ang naghambal siya? Ayaw niya ka mo. Nga anang, palo na bro. Nga anang, palo. Okay. Sino ba ang naghambal dira ang katali? Hindi lang ikaw akong parents. Hindi lang ikaw akong nanay. Hindi lang akong tatay. May nasing may isok na maghambal sa matuwad? Handa ano? Wala siya perfecto maginikanan. Nagatigo lang man sila. Gibasa at pag-iina sa ika-nine na puntos, ika-siyam na puntos, nga ato yung parents sa pinakadaw, magtigulang sila, mauli ano nila sila. Ay, kung uli ano ng parents mo, ano brohon mo? Uli ano ng parents mo, ano brohon mo? Kaya ka ba na? Dapat tumbalaan mo na. Kaya nga mano, galakad at urans. Hindi na kung pwede mahambal nga, boss na po yung mga hambal kay nanay. Sigurado ka, boss, araw pa si nanay mo, ha? Araw pa si tatay mo, boss, ha? Ang pala naman nga, I love you. Sigurado ka, kapot mong kabuhay nila, ha? No? Hindi ka mag, hindi ka maghalat sa, kung maulihin ang tanan, mambal ka tayo nga, ay, tay, palangga. Pero sa uli, ha? Sa coffee na siya. Kamambal ka nga, I love you. Mabatian pa sa patay ang ambal mo, ha? Subong na may ginikanan ka pa, bisan pala, hubog pa na siya, sugaron pa na siya, palanggaan. Maabot ang adlaw, basi ang mukha niyo. Mambal ka ng I love you, tungkol ala na Salomon. Tandaan, ang kamatayon, hindi igno pa isun. Biblia na nagambal sila. Kamatayan na ton. Wala sing may makalikaw sa kamatayon. Upon makapaisol sang adlaw sang iya kamatayon. Amo ini ang kaaway na hindi kita makalikaw, kang hindi kita makapalagyo. Na, bisa na, naman mo ba kapanago? Bisa ikaw kong pinaka-billionaryo sa nang billionaryo sa bukos ng kalimutan, napatay ka niya. Bakit mo? So mga be, ang barka nga safety ko niya, ay may kwarta ko, nakataon. Ay naman, pagtulog mo, makabugaw ka pa. Sigurado ka. Hindi mo rin mapaisun. Kaya ang realidad, natalana na ini. Si Lord mismo, nagtalana na sa tagsa-tagsa, kamatayon sa tao. Nakadistino na kung saan kung mapatay ang isang katao. Sunong mismo sa kaalam sa mundo 5, gintalaga na ini. Distino na sa isang katao na madulak sa kalibutan. See? Tapos mambalot ang anay, ay I love you, kung magkiwala na sino. Hindi natin paghulatol ang last breath sa atong ginikanan na maghambal kita sa mga bagay na dapat natin paghulatol. Bro, ikaw, just hindi sabi at yung mga tatay mapatay. Subong gabi, ano ang message mo sa iya? Ay, kung gambar mo, pagkain natin subong, kung just hindi sabi, pwede ang kapalo mo. Kapal mo kini, hindi ka kaya, hindi mo kaya maging proud tungkol sa iya, di ba? I love you ka na lang kung wala na sa diba? Sumulihin ang tanan. Try to reflect sa stories ini.
ng parents willing mag-sacrifice sa tanan para sa iyang bata. From womb to tomb, sacrifice na sa parents. The most painful na mamatsagan sa isang parents na mauna pa ang bata niya sa sinyo. That's what happened to Mama Mary. Mas masakit sa tayo ng Mama Mary. Ang nanay, handa i-offer ang iyong kagalingan para sa bata. He is willing to exchange even her life para sa bata. Diba? May isa bagay, may story na gusto ko, malalungan niyo bagay. One day, a little girl asked her dad, "What are you going to get me for my 15th birthday?" Her father replied, "There is still time until then, my sweetie." Time passed, and just before her 15th birthday, she fainted and was rushed to the hospital. The doctor came out and told her dad that she had a bad heart and that she was probably going to die. When she was lying in the hospital bed, she said softly, "Daddy, have they told you that I am going to die?" The father replied, "No. You are going to live." She asked, "How can you be so sure, Daddy?" He said, "Because I know." A short time later, she turned 15. After she was released from the hospital and recovered, she came home to find a letter on her bed which read, "My dearest daughter, if you are reading this letter, it means that everything went well, just as I told you it would. A few years ago, you asked me what I was going to give you for your 15th birthday. I didn't know then, but my present to you was my heart. Siya ng bata. Inatag niya ang heart. So, munang mabura sa parents natin sa atin. Na, bisan ano pa ang humbalo na kung sa ating ginikanan, ang ating ginikanan, handa, hindi hatag, bisan pa niya mabuhin para sa atin. Okay? Dapat ang dumong dagit na parang kaong dagit firme at doon lang ang ating ginikanan. Okay? Parang pakilwat ang yadwang kumot sa karos mo. Thanks God. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.